Good day sa inyo guys, welcome sa aking channel. Today, tuturuan ko kayong paano mag iCloud bypass using macOS. So, maiba naman tayo, di tayo gagamit ng Windows. Pero bago natin simulan yung video, sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo and huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. So, simulan na natin yung video. Gamit ko ngayon iPhone 6. Yan, mapapansin nyo, naka-activation lock siya or naka-iCloud lock. Then dito rin sa computer natin, kita nyo naka-activation lock. So ang gagamitin nating software ay itong Foneazy Unlockit iCloud Remover. So sabi dito, supported niya iOS 12 hanggang iOS 16.5. So basta kayang i-jailbreak sa check rain, pwede nyo i-iCloud bypass using this software. So click lang natin free download. Lalagay ko sa description box yung download link ng software na gagamitin natin. Once na ma-download nyo na yung app, install lang natin siya. So yan, para ma-install to, gagawin nyo, idadrag nyo lang yung Unlockit iCloud Remover these applications. So double check natin kung install siya. So andito na siya, okay niyan. So ang next na kailangan natin ay yung check rain. So lalagay ko rin sa description box yung link kung saan nyo ma-download yung check rain. So dito sa check rain, i-download nyo yung latest version. So ito yung latest version, download nyo lang. Pag na-download na, click nyo lang para ma-install. So yan, same lang din gagawin nyo, i-drag nyo yung check rain app dito sa applications folder. Yan, nandito na rin yan sa applications folder. So, pwede na natin ngayon simulan yung pag-bypass ng iPhone natin. Open lang natin yung app na Unlockit iCloud Remover. So, may lalabas na ganyan. Click na lang yung open. So, nagbukas na yung software natin. So, sabi dito, kailangan muna natin i-jailbreak yung iPhone natin using check rain. Open na din natin yung check rain app. So pag open nyo ng check rain, may lalabas na ganyan. Developer cannot be verified. So cancel nyo lang yan. Then pupunta kayo dito sa Apple logo, sa settings. Yan. Then dito sa may security and privacy. So dito sa general, makikita nyo yung check rain was blocked. Click nyo lang yung open anyway. Tapos open. So yan, ito na yung check rain. Pwede na natin ngayon i-jailbreak yung iPhone natin. So, susundan nyo lang yung instruction dito sa screen. So, pipindutin nyo lang yung start. Pero yung mga iOS na hindi supported, pupunta kayo dito sa options. Click nyo lang yung allow untested iOS versions. Pero sa atin, supported naman. Pwede na nating start. Pindutin nyo lang yung start. Then, next. So, magre-recovery mode yung iPhone. Then, kailangan nating i-DFU mode yung iPhone natin. Susundan nyo lang instruction dito sa screen. Pindutin nyo start. Then, press and hold yung power and home button. After 4 seconds, bibitawan nyo yung power, hold nyo lang yung home button. Entered successfully na sa DFU, pwede nyo nang bitawan yung home button. So, ayan. Jailbreak na siya using check rain. So yan, makikita nyo successful yung pag-jailbreak pag dito sa check rain, nakita nyo yung all done. So, syempre, naka iCloud lock pa rin yan or naka-activation lock. Pakita ko muna sa inyo na naka-activation lock pa rin siya. Ayan, naka-activation lock pa rin siya. So, dito na tayo sa Unlockit iCloud Remover. So, pipindutin nyo lang yung start. Then, i-verify yung information. iPhone 6, naka-iOS 12.5.7. Yan.
So, pindutin lang natin start remove. So, yan. Success activation lock remove. So, hintayin lang natin nag-restart yung iPhone. So, yan. Nandito pa rin siya sa hello screen. Setup lang natin. So yan, dumiretso ka agad sa data and privacy. Ibig sabihin na bypass na natin yung activation lock. So setup ko lang yung iPhone para dumiretso sa home screen. So yan, makikita nyo, nasa home screen na siya. So, na-bypass na yung activation lock using yung software na gamit natin, yung Unlockit iCloud Remover. So, sa mga gusto mag-try, nasa description box yung download link ng mga ginamit nating software. So, for Mac naman yung tutorial natin. So, hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. I hope may natutunan kayo kahit konti. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung renzydc, bisitahin nyo na rin. So hanggang dito na lang. Salamat!